Ang inyong napapanood mga idol ay hindi bulalakaw at hindi rin yan mga idol mga fireworks at lalong hindi ka nanonood mga idol ng pelikula. Dahil ang inyong mga napapanood mga idol ay pawang mga missiles at ang lahat ng yan mga idol ay pawang galing sa pag-atake sa mga bansang kaaway ng bansang Israel na walang iba kundi ang bansang Iran. At dahil nga mga idol sa pag-atake ng bansang Iran ay hindi nga sukat akalain mga idol ng bansang Israel na ganito karami ang ibabato sa kanilang mga missile. Kaya naman ang bansang Israel nga mga idol ay nagbabala sa bansang Iran na kung sakaling sila ay gumanti ay hindi nila ito magugustuhan. At ayon pa nga mga idol sa Prime Minister ng Israel, ang bansang Iran ay hindi makakatakas sa kanilang ganti. At wala di umanong mga sulok ng bansang Iran ang hindi mapapasok ng bansang Israel. Subalit nanindigan nga mga idol ang bansang Israel na sila ay nanghihikayat at naghihimok ng kapayapaan para sa mga bansa na nais na pakipag-away sa kanila. Subalit ito mga idol ay hindi pinakinggan pagkos ay inaatake sila. Inaatake sila nang wala silang kaalam-alam. Gaya na lamang ng ginawa mga idol ng bansang Iran na kung saan ay sila naman ang nagpasimula ng gulo. At wala di umanong magawa mga idol ang bansang Israel kundi gumanti at ipagtanggol ang kanilang bansa. Narito mga idol ang payag ng Prime Minister ng Israel. Mr. President, ladies and gentlemen, I didn't intend to come here this year. My country is at war, fighting for its life. But after I heard the lies and slanders leveled at my country by many of the speakers at this podium, I decided to come here and set the record straight. I decided to come here to speak for my people, to speak for my country, to speak for the truth. Here's the truth. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Yet we face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. At dito nga mga idol sa punto na ito ay tila inilabas na ng Prime Minister ng Israel ang kanyang galit lalo na sa bansang Iran mga idol. At ito nga mga idol ang kanyang mga nabanggit na kung saan ay makikita natin na talagang hindi titigil ang bansang Israel hanggat hindi sila makakaganti. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Ang digmaan mga idol sa pagitan ng Israel at mga bansang kaaway nito ay nagpapatunay mga idol na ang nakasulat sa banal na kasulatan ay pawang katotohanan at ang lahat ng ito mga idol ay magaganap anuman ang mangyari. Dahil nakasulat mga idol sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 24 verse 7, ito ang nakasaad. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karihan laban sa karihan at magkakagutom
at lilindola sa iba't ibang dako. Subalit alam nyo ba mga idol na ang bansang Israel ay bukod sa lahat na pinagpala sa mga bansa? Dahil ang bansang Israel nga mga idol ay pinangakuan ng ating Panginoon. At ang pangakong ito nga mga idol ang nagsisilbing lakas ng bansang Israel kung bakit sila nananatiling nakatayo at nakatindig. Dahil nakasulat mga idol sa banal na kasulatan sa Isaiah chapter 41 verse 8 hanggang 11. Ngunit ikaw Israel lingkod ko, Hakob na siyang aking pinili, na binhin ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw na aking hinahawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito silang lahat na nanggagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nangakipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Ang pangakong ito mga idol ng ating Panginoon sa bansang Israel, ito ay ang tanging nilang sandata upang manatiling malakas at manatiling nakatayo kung saan man sila inilagay ng Panginoon. Kaya naman ang mga bansang nais silang ay wasakin ay mapapahiya sila at sila ay papanaw at mapapahamak. Iyan ang nakasulat sa banal na kasulatan. At iyan ang pangako ng ating Panginoon na kung sino man ang humamak, kung sino man ang umapi sa bansang Israel ay mapapahamak. Kaya naman gano'n na lamang mga idol ang tiwala ng ilan nating mga kababayang Pilipino sa bansang Israel na nanatili doon na hindi sila di umano aalis sa bansang Israel hanggat pinoprotektahan sila. Hanggat kaya po kami protektahan ng Israel, dito pa rin po kami. Kilala natin mga idol ang bansang Israel at napakatanyag ng bansang ito dahil sa napakaliit na bansa, subalit ito ay napakalakas. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa mga propesya patungkol sa bansang Israel at sa pangako ng Panginoon tungkol dito? Naniniwala ba kayo mga idol na ang nakasulat sa Biblia ay totoo? At naniniwala ba kayo na kahit gaano karami ang umapi at kumalaban sa bansang Israel ay mananatili itong nakatayo at titindig at mananalo kahit pa marami ang kumalaban? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section. Whatever we need to make sure Israeli civilians can live in peace and to make sure that 60,000 civilians that have been internally displaced for almost a year can go back to their homes here in northern Israel.